Blood. Yun, merong night na tayo and medyo maliwanag na sa ating kapaligiran. So what's up mga kalupa, welcome back again to my channel, Junyelo Yun. So don't forget to subscribe my channel. Ring the notification bell para updated ka sa mga videos ko. So as you can see, as what I've said on our previous vlog, magagawa tayo ng review sa ating new laptop yan. But before that, kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog ko, which is ito, ayan, mapapanood nyo na sa ating YouTube channel, ayan. Then tayo bumili ng laptop. And if you are willing or if you are planning to purchase, like my own laptop here, yan. Diyan kayo pwedeng bumili. Yeah, sa mga taga Las Piñas, Parañaque, along the area lang. For today's video, bago tayo mag-proceed sa ating, hindi na ako sanay mag-video. So, bago tayo mag-proceed sa ating the unboxing of laptop, TUF Gaming FX50, mag-unboxing muna. Actually, hindi na siya unboxing kasi kanina dumating na yung Shopee. So, kaya kakagising ko lang, medyo oily pa. Hayaan nyo na yun. So, kakarating nga lang ng Shopee and kinuha ko to sa baba para i-receive itong table natin. Siyempre, bumili na rin tayo ng table para maganda yung table ng laptop natin. Actually, ito pa lang yung nare-receive ko. I already bought gaming pad, laptop stand, and yung basta yung pantakip sa keyboard. So, bumili pa tayo, tapos hinihintay lang natin siya ma-deliver sa atin. Siyempre, hintayin ko pa yun bago ko ito i-upload para makompile natin para isang video na lang. So, yun nga. Ito yung nabili kong table. Sorry sa kwarto ko, medyo hindi pa maayos to. Speaking of, sa ating kwarto, ipa-vlog din natin yan kung paano natin mapapaganda to. So, yeah, unti-untiin natin dahil hindi naman tayo mayaman para isang bagsakan na yung budget. Alam mo yun? So yan, ito yung table na binili ko. Ganito kalaki. Yan. So I bought this one for around 1,322. For the shipping fee is, ang total nito is 1,491 kasama na shipping fee. So I used a voucher and na-less naman siya kahit pa paano. So ayan, not sponsored to, but I just want to share if you are planning or interested din. I will put the link below para naman may prep, may reference kayo kung gusto nyo man kumuha. So ayan, ito na yung itsura niya. Actually, yun nga, na-unboxing ko na siya kanina. So ito, it comes with itong foundation ng stand. Gara ng mukha ako. Yan yun na nga, may vlogger bang dugyot? Meron naman, di ba? Comes with this one. Actually, may table naman talaga ako and I made this during the pandemic, yung mga lockdown, quarantine. So, ayan, gumawa ko ng shelves dyan. So, I made this one, these shelves. Hindi ko lang kung kita nyo talaga. So, tinurn off ko muna yung ring light natin. And as you can see, itong table na to. So, ayan, ginawa ko lang yun during the pandemic, during lockdown days. Ayan. Matibay naman to and ang problem ko lang dito kasi is hindi siya ganun ka-massive space kaya hindi ko maglagay yung mga kailangan kong gawin. And also this one and this one. Ayan, ginawa ko lang yan. Yeah, ang team ko sa kwarto ko nung quarantine is black and white. Yeah, as you can see, black and white talaga. Ayan. Ang ganda niya sa camera pero in person, lang siya? Sticker lang siya. Yung mga nilitikit sa pader. So ayan, ang hirap i-set up tong camera na to. Parang hindi na siya magaling mag-focus. Parang ex mo, char. I'll get back to you if kapag na-ano ko na to. Pag na-set up ko na to and we're going to proceed na sa quick review. Don't expect too much kasi hindi naman ako tech vlog. So gusto ko lang i-share sa inyo yung specification niya, price, and where I bought this one. So I'll get back to you, okay? What's up guys? And I'm back. Kakababa ko lang and ito na. Natanggap ko na itong Shopee natin. So I have here the package from Dubai. Hi! Hi ka! Hindi natin siya kasama for today's video. Mamaya pa yung nubelo, ha? So itong mousepad na to is, yung design niya is MAPA. Worth 90 pesos. Next one, yan. Laptop stand. Well, I chose the silver one. Yan. And the last one, actually, I put my budget sa mga umutang sangat tas may tubo. So, ito yung natin na pundak.
Ito naman is, ito yung silicone. Silicone siya para sa keyboard, para kapag may mga dust. Ayan, as you can see, meron siya papunta sa loob. Kapag may mga dust, magpoprotektahan natin siya. Hi guys, I'm back. Ayan, so panibagong setup tayo dahil matagal ko na yung sinot at ngayon ko lang ipagpapatuloy. And tara, simulan na natin. Actually, ito. Ito yung laptop natin. And disclaimer lang, it is a quick review lang. Wala akong masyadong sasabihin dahil wala naman akong alam about sa mga, alam yun, sa mga technicalities. Kung naghahanap kayo ng mas informative na video, hindi kayo para dito. Maghanap kayo ng ibang video na makakasagot sa mga tanong ninyo. So, I just want to share this laptop kasi 3 months na sa akin to and physical appearance niya. Ayan, ganito siya kakapal. So, as you can see here, meron tayong USB port dito. It's sa other side, meron tayong 3.5 na jack, headphone jack. And also, a Type-C port. Dalawang USB port, isang HDMI, yung LAN port, and the power port. So, ayan. So, dito, dalawang vent para may singawan tayo dyan ng mainit na hangin. And sa likod niya is, which is ito yung kinagustuhan ko dito dahil marami siyang vent. Ayan, ang style niya is honeycomb. So pagka-open natin, let's see. Gamit ko na rin pala yung stand na binili natin. Ayan, ang nagustuhan ko dito, ang bilis ng response niya. Ayan, nag-open agad siya. And put your password here. So, kita yun. Ayan, actually ayan, nasa editor ako, nasa ano ako eh, nasa Adobe Premiere ako dahil ayan, itong video na to, next na to ilalapat ko dito para ma-upload natin. Ilalagay ko muna dito yung mga specification nito para if you are planning or if you are interested to purchase this kind of laptop. Kung gusto nyo itong palitan, itong kulay, ayan, nababago yan, pwede nyo rin siyang iba, ayan. Tapos iba-iba. Pwede siyang static, pwede siyang strobing, color cycle. Yung color cycle yung nag-iiba yung mga kulay. Patayin ko yung ring light para makita nito. Ayan, nag-iiba siya, nag-iiba yung kulay niya. Pero ayaw ka lang ganyan, I prefer na muna tayo sa static. Static meaning isa lang kulay, hindi siya nagbabago. Ayan. White lang. Gusto ko, mas prefer ko ang white. So ayan, hindi ko na i-discuss yung mga specification dahil wala naman ako alam talaga dyan. And the reason why I chose this laptop kasi maganda to for editing and for gaming. Ako hindi naman personally, hindi naman ako nag-games. Yung video card daw nito, wala kasi akong alam, ay is maganda. Which is good naman dahil nanood ako ng mga reviews sa YouTube and my own experience sa pag-i-edit. Goods na goods siya, hindi siya malag. Actually, I'm editing. Kung naghahanap ka ng laptop na pang-edit and pang-gaming at the same time, this one is good for you. So, yun lang naman yung quick review natin. Hindi ko napapabain dahil hindi ko naman i-explain lahat each of the specification of this laptop. Dahil wala nga talaga akong alam. So, maghanap na lang kayo ng video. Binidyo ko lang para alam yun. I suggest if you are willing or if you are interested to purchase a laptop, na magagamit nyo talaga sa lahat, piliin nyo yung gaming laptop kasi lahat na nandun na. Pwede na yung editing, someone is calling, nag-shoot look. Hindi ko napakita itong webcam natin. And so far, maganda naman yung webcam niya, pang meeting. Hi! It's for to be. Shoot lang ako saglit para matapos yung edit. Tara, sabayan mo ako, mag-outro tayo. Kuha ka ng ano mo. Open your cam. So yun, that's for today. I hope you enjoyed this video and I'm so sorry dahil hindi ko na-discuss lahat ng specification. And hanap na lang kayo ng ibang video na mas appropriate and mas masasagot yung mga tanong ninyo. Don't forget to subscribe our channel, Genialo Yuso, don't forget. And ring the notification bell para updated ka sa mga videos natin. See you to my next vlog. Bye ka na. Bye.